13 years old na batang motocross rider. Napian ng buhay dahil sa aksidente habang nakikipagpaligsahan sa motocross. Si RJ Gonzaga, o mas kilala sa tawag na King Cobra, ay isang batang motocross rider na nagpakita ng pambihirang talento at dedikasyon sa sports na ito. Sa edad na 11, nagsimula siyang makibahagi sa mga kompetisyon at agad na nakita ang kanyang potensyal at kausayan. Mula noon, si RJ ay naging isang simbolo ng tapang at determinasyon na nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataan na nagnanais na sundan ang kanyang yapak. Ngunit isang mabigat na pangyayari ang naganap noong August 1, 2024. Sa isang kompetisyon sa araw ng Compostela, Davao de Oro, si RJ ay sumabak sa kanyang pinakahihintay na laban. Ang araw na iyon, inaasahang magiging isa sa kanyang pinakamalaking tagumpay na nauwi sa isang hindi inaasahang trahedya. Habang nagsasanay sa racetrack, ang mga malalaking motorsiklo at maliliit na motorsiklo ay nagsagol sa isang lugar. Sa isang iglap, isang motorsiklo na may bigat na 450cc ang tumilapon mula sa kabilang lane ng track at tumama ito sa leeg ni RJ. Ang impact ng motorsiklo ay sobrang lakas na agad na bumagsak si RJ at nawalan ng malay. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang ama na si Jay Lausa Gonzaga ay naroon at nakita ang lahat. Ang kanyang puso ay nabalot ng takot at pangamba habang mabilis nilang dinala si RJ sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, sinikap ng mga doktor na gawin ang lahat upang mailigtas si RJ. Sinabi nila na walang fracture ang batang rider na nagbigay ng kaunting pag-asa sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga paunang pagsusuri, nakitaan si RJ ng komplikasyon na kinakailangang mas masusing pagsusuri at paggamot. Napagpasyahan ng kanyang ama na dalhin siya sa isang mas malaking ospital para sa karagdagang eksaminasyon at paggamot. Habang nasa ospital, si Jay ay puno ng pag-aalala at pangamba. Nakikita niya ang kanyang anak na lumalaban para sa kanyang buhay. At sa kabila ng tapang na ipinakita ni RJ, hindi pa rin niya nalampasan ang mga komplikasyon na dulot ng aksidente. Ang kanyang ama na saksi mismo sa nangyaring aksidente ay nagulat at labis na nalungkot sa sinapit ng kanyang anak. Habang nagbabalik tanaw si Jay sa mga pangyayari, hindi maiwasang sisihin niya ang kanyang sarili sa nangyari. Pumasok sa kanyang isipan ang tanong, tama ba ang ginawa ko sa pag-udyok kay RJ na sumali sa motocross? Ang pagsuporta niya sa kanyang anak na sumabak sa isang delikadong sport ay ngayon ay tila isang malaking pagkakamali sa kanyang pananaw. Sa bawat oras na naiisip niya ang huling sandali ni RJ, bumabalik sa kanyang tanong na iyon. Ang komunidad ng Digos ay agad na nagpakita ng kanilang pakikiramay at suporta sa pamilya ni RJ. Maraming mga kaibigan, kamag-anak at mga kapwa motocross riders ang dumalo sa kanilang tahanan upang magbigay pugay sa batang rider. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa pamilya Gonzaga sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Ayon sa ama ni RJ, nakipag-ugnayan na ang nakadisgrasya sa kanilang pamilya. Subalit, sa kasalukuyan, hindi pa kaya ng pamilya na makikipag-usap sa kanila. Dagdag pa rito, nangako rin ang mga organizers ng kompetisyon na magbibigay sila ng kanilang buong suporta at tulong sa pamilya Gonzaga. Sinabi ng ama ni RJ na inaasahan nila ang tawag mula sa mga organizers at umaasa silang magiging patas at makatulungan ang magiging imbestigasyon ng insidente. Ang nangyari kay RJ ay muling nagbigay diin sa kahalagahan at kaligtasan ng mga motocross competitions. Ang pagkakaroon ng malinaw na patakaran at mahigpit na pagsunod dito ay napakahalaga upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente. Ang mga organizers ay dapat tiyakin ang racetrack ay ligtas at angkop para sa mga kalahok, lalo na para sa mga batang riders na tulad ni RJ. Ang pagsasanay ng mga marshals at medical staff upang mabilis at epektibong makapagbigay ng tulong sa oras ng sakuna ay isa ring mahalagang aspeto na dapat bigyan ng pansin. Sa kabila ng maikling panahon na inilaan ni RJ sa mundo ng motocross, ang kanyang kontribusyon at inspirasyon sa larangan na ito ay mananatili sa puso ng kanyang mga kasamahan at tagahanga. Siya ay hindi lamang isang mahusay na rider kundi isang simbolo ng determinasyon at tapang. Ang kanyang alaala ay magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagsusumikap at pagkakaroon ng pangarap.
Ngayon, habang nagdadalamhati ang pamilya ni RJ, ang pagkawala ni RJ Gonzaga ay isang malungkot na pangyayari na nagdala ng kalungkutan hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad ng Motocross. Ang kanyang buhay ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming kabataan na nais tahakin ang parehong landas. Ang kanyang pagkawala ay isang paalala sa lahat ng mga nasa industriya ng sports na laging unahin ang kaligtasan at kalusugan ng mga atleta. Nasayang ang isang buhay dahil nga ba ito sa isang kapabayaan o isang aksidente? Isulat ang iyong komento.